Ikatatlo ng Hulyo, Biyernes, Kapistahan ni Santo Tomas Apostol, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Isa sa 12 si Tomas na tinuguri ang kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus, kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot naman siya, "Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas na mga pako, at maipasok ko ang aking daliri sa bakas na mga pako, at maipasok ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala." Makaraan ang 8 araw, muli na namang nasa loob ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto, at pumagitna sa kanila. At sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag tumangging maniwala kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko, ikaw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran. Ang mga sugat ni Jesus ay nanatili sa kanyang niluwalhating katawan matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ang mga sugat na ito ay nagpapatunay na hindi siya isang multo o isang impostor lamang. Ang mga sugat sa kanyang katawang muling nabuhay ay malalim na katibayan sa mga katotohanang noon pa man ay ipinahayag na niya sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay pahihirapan, mamamatay, at sa 3rd araw ay muling mabubuhay. Madaling isipin na hindi siya ang Jesus na muling nabuhay kung mawawalang lahat ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa kanyang pagpapakita sa mga alagad matapos na siya ay muling mabuhay, ay patunay lamang na ang tagumpay sa kanyang pagkabuhay ay hindi maaaring ihiwalay sa katotohanan ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Pagsasagawa. Sinabi ni G.K. Chesterton, "Ecstasy without agony is baloney." Maaari din naman nating sabihin na ang tagumpay ay isang ilusyon lamang kung wala namang sakripisyong inilalaan.